ka natin ngayon ay tungkol sa magkaibigan at ito ay hangos sa fable o pabula. Sa kalakaran ng mundo natin, hindi lahat na nakapaligid sa atin at nagsasabi na sila ay ating kaibigan ay dapat natin paniwalaan at pagkatiwalaan. Dahil sa oras na magipit o malagay ka sa alanganin, asahan mo na una pa sila tatakbo, magtatago at magsasalba sa kanilang sarili. May mga insidente tulad sa paaralan, kahit pa sabi na isa ka sa mga nangopya sa iyong kaklase, once na mahuli kayo sa akto, itatanggi mo na nga na nangopya ka, ididiin mo pa ang kaklase mo para sa kanya ibunton ang galit ni teacher. May mga tao sa paligid natin na nakakasama natin sa kwentuhan, kainan at tawanan, pero kapag dumating ang araw na may nagawa kang mali o napagbintangan ka, hanggang kabilang kalye na ang chismis nila sa iyo. Masakit tanggapin pero iilan lang talaga ang totoong tao sa panahon ngayon. Kaya kapag natagpuan mo na siya o sila, ingatan at pakamahalin mo. Dahil paniguradong kailanman di ka nila iiwan, lalo na sa oras ng kagipitan. Isang hapon, naglalakad ng dalawang binatang magkaibigan sa gubat. Masaya nilang pinag-uusapan ang mga karanasan nila nang bigla na lamang nilang narinig ang kaluskos sa may gawing likuran. Nang lingunin nila ay natanaw nilang dumarating ang napakalaking oso. Mabilis na umakyat sa katabing puno ang isa sa binata. Hindi niya naalalang pagsabihan man lang ang kasama sa laki ng takot sa mangyayari sa sarili. Naiwan ang kasama na hindi na makakibo dahil sa aabutan ng oso. Naisipan na lamang niyang dumapa sa kinatatayuan niya at magkunwaring patay. Alam niyang hindi inaano ng oso ang mga taong patay. Lumapit nga ang oso. Inamoy-amoy ang taong pigil na pigil naman ang paghinga. Pagkaraan ng ilang sandali, iniwan na siya ng oso at lumayo na ito. Bumaba sa puno ang unang lalaki. "Ano ang binulong sa iyo ng oso?" ang pabiro niyang tanong sa kasama. Sabi niya sa akin, sagot ng binatang dumapa, "Hindi raw maaasahan ang isang kaibigang iiwan sa iyo sa gitna ng kagipitan. Hindi raw ganun ang tunay na kaibigan." Naghiwalay ang dalawa, ang isa'y nahihiya at ang isa'y nagdaramdam.